Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay ating pag-aaralan ng isang katanungan, dapat bang sundin ang sampung utos? Alam niyo, mga kaibigan, marami pong mga mangangaral ang nagsasabi na ang sampung utos daw ay hindi para sa atin. Ang sampung utos daw ay hindi daw natin kailangan sundin. Subalit sa gabing ito, ay inyong malalaman kung gaano kahalaga ang sampung utos na ibinigay ng dakilang maylikha sa panahon ni Propeta Moises at ang sampung utos na ito nananatili hanggang sa ating kapanahunan. Tanong, dapat bang sundin ang sampung utos, mga kaibigan? Alam niyo, sinabi po sa unang Juan 3:4, sinasabi ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ni Yahweh sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ano daw po ang kasalanan, mga kaibigan? Ang kasalanan daw po ay paglabag saan? Sa kautusan. Kaya ang tanong kanina, dapat bang sundin ang sampung utos? Opo, sapagkat kung hindi mo susundin ang sampung utos, ito'y paglabag. At ang paglabag sa kautusan, ano daw po? Ito ay kasalanan. Kaya napakalinaw, para ikaw ay maging matuwid sa paningin ng dakilang maylikha, kailangan ang pagtupad, ang pagsunod sa mga utos ng dakilang maylikha. Ngunit ang paglabag sa utos ng dakilang maylikha, ito ang isang pamumuhay sa kasalanan. Mga kaibigan, isipin ninyo, ano ba yung sinasabi sa sampung utos? Mamaya tatalakay, isa-isay natin yung sinasabi sa sampung utos. Saan tayo nagkulang doon? Saan tayo nagkamali? Saan tayo lumalabag doon, mga kaibigan? Ngunit, sundan pa po natin ang katanungan, saan o dapat bang sundin natin ang sampung utos? Gaya po na sinasabi sa mga ngaral 12, di ba? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aming masasabi, matakot ka sa dakilang maylikha, sundin at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Napakalinaw, mga kaibigan. Yung tanong kanina, dapat bang sundin ang sampung utos? Oo, sapagkat ang pagsunod sa sampung utos, buong katungkulan mo at ako, buong katungkulan ng lahat ng tao doon sa dakilang maylikha. Subalit, nakakalungkot, mga kaibigan, maraming mga mangaral sasabi na ang sampung utos sa mga Israel lang daw yan, ngunit sa ating mga Hintil, hindi daw yan. Ano sinasabi ng dakilang maylikha sa Levitico 24:22? Ang sabi, isa ang batas na pailiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan. Yung salitang dayuhan, mga Hintil po yan. Hindi po mga Israelita. Isa lang po, ano daw po? Isa lamang po ang batas o kautusan ang pailiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga Hintil. Kaya mali po sinasabi ng mga pastor eh, na ang kautusan daw, sa pungutos daw ay sa mga Israelita lang eh, hindi daw sa mga Hintil. Mali po sila, mga kaibigan. Mali po yung aral na yan. Ayon po dito sa salita ng dakilang maylikha, na sabi niya, ako si Yahweh ang inyong dakilang maylikha. Sino nagsasabi na isa lang ang utos, isa lang ang kautusan sa mga Israelita at sa mga Hintil, ang dakilang maylikha, at hindi siya magkakamali at hindi siya magsisinungaling. Ngunit ang tao ay maaring magkamali at maaring magsinungaling. Kaya mali yung sinasabi ng ibang mga ngaral na ang sampung utos sa mga Israelita lamang, hindi daw yun sa mga Hintil. Mali po sila, mga kaibigan. Kaya tanong, dapat ba nating sundin ang sampung utos ng dakilang maylikha? Opo, mga kaibigan, dapat na sundin natin ang sampung utos. Ito po ang sinasabi sa Santiago 2:10, ang lumalabag sa isa kahit tumupad sa iba pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Ano naintindihan niyo, mga kaibigan? Kapag na lumabag ka sa isa, doon sa sampung utos, nilabag mo na rin ang lahat. Eh, ibig sabihin po nun, hindi pwede siyam na utos lamang susundin mo, kundi buo yun. Sampung utos yon. At yung sampung utos na yan, tandaan nyo, isinulat yan mismo ng mga daliri ng dakilang maylikha na si Yahweh. Isinulat niya yan ng kanyang mga sariling daliri, mga kaibigan. Kaya napakabanal at talagang dapat sundin natin
ang utos, ang sampung utos ng dakilang maylikha. Hindi maaring siyam lamang, kundi sampu yan, mga kaibigan. Kaya, ang sabi niyan, lahat ang lumabag sa isa, kahit tumupad sa iba. O, halimbawa, tinupad mo itong ikalimang utos. Ha? Igalang mo ang iyong ama at ina. Yan. Sa gayon, mabubuhay ka ng matagal sa lupay na ibinigay sa iyo ni Yahweh na iyong makapangyarihan sa lahat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Tanong! Minsan mga pastor nagsasabi na hindi na daw dapat sundin sa pungutos. Eh, eto. Hindi na pala dapat igalang ang mga magulang? Di ba dapat igalang? Bakit? Kasi utos yun eh. Kaya ibig sabihin, kung ito ay utos noon sa panahon ni Moises hanggang sa panahon natin ngayon, yung iba pang mga utos na sinasabi sa sampung utos, kailangan din nating tuparin. Hindi pwede na ito lang ang tutuparin natin. Di ba? Meron pang ibang mga kautusan, katulad nito. O, ika-anim na utos, huwag kang papatay. Ha? Ika-pitong utos, huwag kang mangangalit niya. Ika-walong utos, huwag kang magnanakaw. Ika-siyam na utos, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Ika-sampung utos, huwag mong pagnasaang maanggin ang sambayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki, babae, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Ang lahat ng ito ay nararapat natin gawin, mga kaibigan. Kailangan pa ba natin sundin ito? Opo, mga kaibigan, sapagkat ang pagsunod sa mga kautusan ito ay pagiging matuwid at banal natin sa harapan ng dakilang maylikha at sa ating kapwa. O, ang tanong, ano pa ba yung pinakamahalagang utos sa sampung utos na iniutos sa tao? Nagagawa ba natin ito o hindi? Ano yung unang-unang utos? Kasi natalakay natin yung ikalimang utos, no? At yung hanggang ikasampo. Eh, ngayon tanong, mula doon sa unang utos hanggang sa ikaapat, ano ba yun? Ano ba yun, mga kaibigan? Ito po, ang unang utos. Ang lahat na ito'y sinabi ng dakilang maylikha, ako si Yahweh, ang inyong makapangyarihan sa lahat. Verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ano ang niya ang utos? Ito. Doon sa unang-unang utos, sa sampung utos, huwag kang anya, sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ito ang sabi ng dakilang maylikha na si Yahweh. Ilan ang niya ang sasambahin ayon sa inyong pagkaintindi, mga kaibigan? Isa lamang po. Hindi po tatlo. Hindi po dalawa. Isa lamang ang dapat na sambahin mo. Yung nagsasalita na akin. Sino ba yung akin? Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang dapat mong sambahin. Ngayon, kung ang simbahan ninyo, tatlong persona sinasamba, dalawang persona sinasamba, ha? Yan po ay napakalaking kasalanan. Paglaban sa utos, sa unang-unang utos, sa sampung utos ng dakilang maylikha. Huwag kang sasamba sa iba, maliban kay Yahweh lamang. Kung hindi si Yahweh ang sinasamba ninyo, sinasamba ng simbahan ninyo, malaking kasalanan ang ginagawa ng inyong simbahan. At nakatitiyak walang kaligtasan sa mga lumalabag sa kautusan na ito ng dakilang maylikha. Sapagkat ang pinakamalaking kasalanan, mga kaibigan, ay ang idolatria. Idolatry is the greatest sin of all. Sa mata ng dakilang maylikha, ito ay kasuklam-suklam, abomination sa kanyang paningin. Ngayon, ano ang ikalawang utos? Ito po ang ikalawang utos. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalaan na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong makapangyarihan sa lahat ay mapanibubuin. Ang kasalanan ng mga magulang sisinilin ko sa kanilang anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salindahin. Ngunit ipinadarap ako ang aking pag-ibig sa libu-libong salindahin ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Mga kaibigan, ano yung naintindihan dito sa utos, pangalawang utos ng dakilang maylikha? Huwag daw tayong gagawa ng alin, ng mga imahin. Ito po yung mga santo. Ito po yung mga ribulto na kung saan nakikita natin ngayon.
ay niluluhuran, dinadasalan ng mga reliyon, ng ibang mga reliyon, mga kaibigan. Kaya, ang tanong ko sa inyo, mga kaibigan, ikaw ba ay sumusunod sa utos na ito o lumalabag ka? Kung tandaan nito, mga kaibigan, kung lumalabag ka sa utos na ito, malaking kasalanan mo sa dakilang may likha. Kaya, pag-isipin mo maigi kung nakasusunod ka pa sa utos na ito. Kung halimbawa't nananalangin ka sa isang rebulto, ikaw na may buhay, nananalangin ka sa isang bagay na walang buhay, ikaw na may paningin, may pandinig at may dila na kapagsasalita, mananalangin sa isang bato, isang kahoy na may tenga nga, hindi na makakarinig, may mata, hindi nakakakita, may bibig, hindi nakakapagsalita. Kaibigan, malaking kasalanan ang idolatria. Kaibigan, ang idolatria ay isang lapastangan, isang gawa na kasuklam-suklam sa paningin ng dakilang may likha. Kaya, ito ang utos. Ang tanong kanina, dapat bang sundin ang sampung utos? Opo, dapat sundin ang sampung utos. Dapat kapag sinunod mo ang sampung utos, matatama, maitatama mo ang iyong maling pagsamba. Kaibigan, sundin mo ang sampung utos na ito. Ano ang ikatlong utos? Ang ikatlong utos ito, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong dakilang may likha. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumagamit ito sa walang kabuluhan. Ang utos tungkol sa kanyang banal na pangalan ay dapat igalang natin ang kanyang banal na pangalan sapagkat ito'y banal, sagrado, mga kaibigan. Huwag natin lapastanganin o huwag natin gagamitin ito sa mga salita na walang kabuluhan. Ibig sabihin, gamitin mo lang ito sa panalangin at pagsamba. Narito ang ikaapat na utos, mga kaibigan. Ang ikaapat na utos, lagi mong tatandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. Meron ka palang tatandaan na ilalaan mo para sa dakilang maylika na si Yahweh. Ito ang araw ng pamamahinga. Tanong, alin ang araw ng pamamahinga? Verse 9. Anim na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit, ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong dakilang may likha. Yun daw po ikapitong araw. Hindi po unang araw, mga kaibigan. Hindi po araw-araw, kundi ikapitong araw. Yung buong araw na yan ay para sa dakilang may likha na si Yahweh, hindi yan para sa atin. At ang sabi niya, ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtatrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga lipig lalaki, babae, ang inyong mga alagang hayop niya, mga dayuhan na ipapamahay sa inyo. Anim na araw kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit na mahinga ako sa ikapitong araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Napakalinaw, mga kaibigan. Ito pong tinutukoy dito, yung salitang araw ng pamamahinga sa Hebrew niya, Sabat. Shabbat sa Hebrew yan. Ibig sabihin, yung ikapitong araw, hindi para sa atin, kundi para sa dakilang may likha. Ipangilin natin ito para sa kanya. Ang araw na yan ay araw ng pangkalahatang pagsamba ng lahat ng mga tunay na mananamba sa dakilang may likha na si Yahweh. Kaya mga kaibigan, tanong, dapat bang sunod? Dapat po. At ang pagsunod sa utos ng dakilang may likha ay buhay na walang hanggan. Pero bago ko tayo dumako roon sa talata tungkol sa buhay na walang hanggan, kaibigan, tandaan niyo po, ang tinutukoy po na ikapitong araw, hindi po linggo. Ang ikapitong araw, kahit i-check po sa kalendaryo at sa diksyonaryo, ang ikapitong araw ay Sabado.